ng Hoseas. Our Heavenly, Merciful Father God, thank you for saving us from eternal condemnation. Ama naming Diyos na nasa langit na mahabagin, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. Thanks to your grace and love, we got salvation and we can go to heaven. Maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan at kami makakapunta na sa langit. And thank you for giving us the time to study your word. At maraming salamat din po sa pagbibigay mo ng iyong oras upang pag-aralan ng iyong salita. When we study the book of Hosea, may we understand your great love. Sa aming pong pag-aaral ng aklat ng Hoseas, nawa ay maunawaan namin ang iyong dakilang pag-ibig. And may we apply your love in our life and follow your love. Nawa ay may apply po namin ang iyong pag-ibig sa aming buhay at gayon din ay sumunod kami sa iyong pag-ibig. And please help us to deliver your love to unsaved people. At tulungan mo po kami na maibahagi ang iyong pag-ibig sa mga taong hindi ligtas. According to your will, we plan to conduct a grand Bible seminar. Alinsunod po sa iyong kalooban, kami po ay nagplano na magsagawa ng grand Bible seminar. So please bless us this time to save many lost souls. Kaya pakiusap, pagpalain mo po kami sa mga panahong ito upang kami pa ay makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. And may we have the good fellowship with the Korean Mission Team. At naway magkaroon po kami ng masaganang fellowship kasama po ang Korean Mission Team. And please bless all the brothers and sisters who prepared for it and the sacrifice. At pagpalain mo rin po ang mga brothers at sisters na talagang naghanda para dito at mga nagsakripisyo. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyong makapangyarihang kamay ang mga nalalabing oras. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Today, we're gonna learn the book of Hosea. Ngayong araw po, ipag-aaralan natin ang aklat po ng Hoseas. So through the book of Hosea, God show us His unconditional love. Nasa pamagitan po ng aklat ng Hoseas, pinapakita sa atin ng Diyos yung kanyang pag-ibig na walang kondisyon. And also we can see His endless love. At ganito rin, makikita din natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig. So according to this frame, we will study it. Kaya alinsunod po sa frame na ito ay pag-aaralan natin ito. Writer is Hosea. Kaya ang sumulat nito ay si Hoseas. And background is the Israel people betrayed God, but God still loved them and the waiting for Israel. Kaya ang background naman nito, yung mga Israelita po kanilang itinakwil yung Diyos. Gayunpaman, yung Diyos po ay naghihintay pa rin sa kanila at iniibig pa rin sila. So theme is, even though we commit many sins and depart from God, God is still waiting for us with His endless love. Kaya ang pinaka-theme nito o tema ay yung kahit na tayo nakagawa ng napakaraming kasalanan at mga pagkakamali, yung Diyos ay naghihintay pa rin sa atin at ipinapakita dito yung kanyang pag-ibig na walang hanggan. And we will study the structure of Hosea and lessons through the many metaphors. At ganun din, pag-aaralan po natin yung pagkakaayos ng aklat ng Hoseas at yun din pong mga aral sa pamagitan po ng mga talinghaga. First, the writer is Hosea. Una po, yung sumulat nito ay si Hoseas. He's the prophet who delivered the message of God in North Israel. Kaya siya po ay isang propeta na nagbahagi noong mensahe ng Diyos doon po sa Hilagang Israel. So after Israel, because of the sin of Solomon, the Israel was divided into the two nations, North Israel and South Judah. Kaya dahil po sa naging kasalanan ng haring si Solomon, yung pong Israel ay nahati po sa Hilagang Israel at doon po sa Timog Judah. And Hosea is the one of the prophets working in the North Israel. At si Hoseas naman po ang isa sa mga propeta na nagtatrabaho o gumagawa ng gawain doon sa Hilagang Israel. The meaning of his name is salvation. Ang kahulugan ng kanyang pangalan po ay kaligtasan. So, through like his name, God showed his salvation and his love through the life of Hosea. Kaya katulad po ng kanyang pangalan, ipinapahayag ng Diyos yung kanyang pagliligtas at kanyang pag-ibig sa pamagitan po ng pangalan ni Hoseas. The background at the age of Hosea is Israel, North Israel was full of sins. Kaya yung background po dito sa panahon po ni Hoseas, yung Israel po o yung Hilagang Israel ay punong-puno ng kasalanan. At the age of Jeroboam, second Jeroboam,
North Israel was full of financial blessing and it became the strong nation. Kaya sa panahon po ni Haring Jeroboam II sa Israel, kaya yung Israel po ay talagang naging masagana. But they were not thankful to God, and they still worshiping idols, and they betrayed God. Ngunit hindi pa rin sila nagpasalamat sa Diyos, kundi sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at kanilang pinagtaksilan ang Diyos. They didn't see the one who gave them the blessing beyond the blessing. Kaya hindi nila nakita yung sino yung nagbigay noong pagpapala na yun, kung sino yung nasa likod ng pagpapala. They only focus on the blessing which they received. Kundi nagtuon lamang sila doon sa pagpapala na kanilang natanggap. Sometimes we look at the something we receive from God, minsan, not God. Minsan po, ang tinitignan lang natin ay yung bagay na natanggap natin mula sa Diyos at hindi yung Diyos. But we have to focus on the one who gave us that things. Pero gayon pa man, dapat po tayo magtuon kung sino ba yung nagbigay ng bagay na iyon sa atin. One day, I bought some snack for my son. Kaysa araw po, ako ay pumunta sa pamilihan para bumili ng merienda para sa aking anak. When he received the merienda, he was so excited and happy. Nung kanya natanggap po yung merienda, siya ay labis pong natutuwa. But when he tastes, he doesn't even look at me. Pero nung kanya pong tinikman na ito, hindi man lang niya ako tinignan. So I said, you have nothing to say to me. Kaya sabi ko sa kanya, wala ka bang sasabihin sa akin? When he just look at the snack and the eating and he just say, okay, thank you, daddy. Kaya kundi tumitingin lang po siya doon sa kanyang merienda at dire-diretso sa pagkain at sinabi niya, sige, salamat po, daddy. Sometimes we are doing like this. Minsan, tayo rin po, ganito yung ginagawa natin. We just focus on the blessing, not the one who gave us the blessing. Kaya tayo ay nagtutuon lang doon sa pagpapala, pero hindi natin tinitignan yung sino ba yung nagbigay ng pagpapalang iyon. So Israel people, even though they were so blessed at the time, they were full of sins. Kaya mga Israelita, bagaman sila po ay punong-puno ng pagpapala ng mga panahon ito, sila pa rin ay punong-puno ng mga kasalanan. That's why God prepared the Assyria to judge Israel. Kaya nga inihanda po ng Diyos yung Assyria para hatulan yung Israel. Assyria was about to invade Israel. At yung Assyria po ay dapat sasakupin niya na yung Israel. But still, Israel didn't rely on God, didn't return to God. Pero yung mga Israelita ay hindi pa rin umaasa sa Diyos. They thought if they flatter to Egypt or Assyria, they'll have no problem. Ngunit inisip nila na kung sila'y makikipagkasundo sa Ehipto at o kaya naman sa Assyria, ay isipin nilang magiging wala ng problema. So they tried to solve their problem through their own way. Kaya inisip nila na solusyonan yung kanilang sariling problema gamit yung kanilang sariling paraan. Actually, the reason why God prepared Assyria is to make the Israel to return to God. Sa katunayan po, yung dahilan kung bakit inihanda ng Diyos yung Assyria ay para maibalik yung mga Israelita sa Diyos. But instead of the returning God, they rely on the Assyria or Egypt. Ngunit sa halip na manumbalik sa Diyos o magtiwala sa Diyos, sila ay higit na nagtiwala sa Assyria at sa Ehipto. That's why in the book of Hosea, God warned Israel so many times. Kaya nga sa aklat po ng Hoseas, ay talagang binalaan ng Diyos yung mga Israelita ng napakaraming ulit. God says, even though if you don't return to me, you will be judged and destroyed. Na sinasabi ng Diyos, kung hindi ka manumbalik sa akin, ikaw ay mawawasak. But the main purpose of the Hosea is, even though the Israel betrayed God and didn't return to God, God still waiting for them and loved them. Kaya ngunit yung pong pinakatema po ng aklat ng Hoseas na bagaman yung mga Israelita kanilang pinagtaksilan yung Diyos, ay yung Diyos nagaantay pa rin sa kanila at iniibig pa rin sila. So through the life of Hosea, God showed His endless and unconditional love. Kaya nga sa pamagitan po ng buhay ni Hoseas, ay pinapakita ng Diyos yung kanyang walang kondisyon na pag-ibig at walang hanggang pag-ibig. Let's look at the Hosea chapter 1. Tignan po natin sa aklat ng Hoseas chapter 1. Hosea chapter 1 verse 2 and 3. Chapter 1 verse 2 at 3. So God commanded Hosea to get married the harlot Gomer. Kaya inutusan po ng Diyos si Hoseas na mag-asawa ng bayarang babae. Verse 2 and 3, would you read?
Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa tumalikod dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Kaya't humayo siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim at siya'y naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki." So like this hollow Gomer, Israel betrayed God and worshiped the other idols like a hollow. Kaya katulad po noong bayarang babae na ito na si Gomer, yung mga Israelita po kanilang pinagtaksilan yung Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad po ni Gomer. But like Hosea get married the Gomer, God still loves the Israel. Ngunit tulad po ni Hoseas na nag-asawa kay na kanyang pinakasalan si Gomer, yung Diyos mahal niya pa rin po yung mga Israelita. But this Gomer had an affair with another man. Ngunit itong Gomer na ito ay nagkaroon pa rin po ng pangangalo niya sa ibang tao. So she left Hosea. Kaya nga iniwan niya si Hoseas. And she lived with another man. At siya po ay nakipisan sa ibang lalaki. So God commanded Hosea to find this Gomer again. Kaya nga inutusan ng Diyos si Hoseas na muling hanapin yung babaeng ito. And no matter how much she has a utang, pay it and bring her again and love her again. At gaano man karaming utang mayroon siya, bayaran mo ito at muli mo siyang kunin at ibigin. Is it easy to love the wife who has the another affair? Kaya madali ba na ibigin yung asawang babae na mayroong ibang na nagtataksil? It's impossible. But Hosea obeyed. Ngunit si Hoseas po, talagang siya'y sumunod. Through his life, he showed the God's great love. Na sa pamamagitan ng kanyang buhay, dito ipinapakita yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Let's look at Hosea chapter 3, verse 1 and 2. Tignan po natin sa Hosea chapter 3, verse 1 at 2. Would you read? At sinabing muli ng Panginoon sa akin, "Humayo ka uli. Ibigin mo ang isang babae na minamahal ng kanyang asawa. Bagamat isang mangangalo niya, kung paanong iniibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos at gustong-gusto ang mga tinapay na may pasas. Sa gayo'y binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sibada at ng isang takal na alak." So, if this Gomer committed adultery. Kaya yung Gomer po na ito, siya po ay nakagawa ng pangangalo niya. But verse 2, "I bought her for myself for the silvers and the other payment." Kaya ngunit verse 2, "Sa gayo'y binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak at iba pang mga pinangbayad." So then verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. "At sinabi ko sa kanya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magiging gayon din ako sa iyo." So, here is the God's endless love. Kaya dito po yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Even though you commit adultery, I still love you, so please return to me and don't commit adultery again. Kaya kahit na ikaw ay nakagawa ng pangangalo niya, pakiusap, bumalik ka pa rin sa akin at huwag ka nang muling gagawa ng pangangalo niya. So, it's like our salvation. Kaya ito po ay tulad sa ating kaligtasan. We were like a harlot. We followed another pleasure and the man. Kaya tayo po ay tulad sa bayarang babae. Tayo ay noon ay sumusunod sa kagustuhan ng laman at sa ibang lalaki. But God still loving us. Ngunit yung Diyos, patuloy niya pa rin tayong iniibig. So God already forgave all our sins. Kaya yung Diyos, pinatawad niya na ang lahat nating mga kasalanan. He bought us with His precious blood. At Kanyang binili tayo sa pamamagitan ng Kanyang napakahalagang dugo. No matter how much the wages of sin, our wages of sin is, Jesus paid all and bought it. Kaya gaano man kamahal yung kabayaran ng ating mga kasalanan, ito po ay binayaran na ni Jesus at Kanya tayong binili. And after God saved us, God asked us to live holy. At pagkatapos tayong iligtas ng Diyos, hinihiling ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. So, this is God's endless and unconditional love. Kaya nga ito po yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig niya na walang kondisyon. So, through the life of Hosea, God showed His great love. Kaya sa pamamagitan po ng
ng buhay ni Hoseas, dito ipinapakita ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig. This is the structure of Hosea. Kaya ito po yung pagkakaayos ng Hoseas. We can divide the three parts. Kaya maaari po natin ditong i-divide sa tatlong bahagi. From chapter 1 to 3 is talking about Hosea's marriage life with Gomer. Mula po chapter 1 hanggang 3, ito po ay nagbabanggit patungkol po sa pag-aasawa ni Hoseas kay Gomer. And in chapter and in other part 2 and 3, God warned Israel not to in order to return. Kaya ibang bahagi po yung sa ikalawa at ikatlo, dito po na binabalaan po ng Diyos yung Israel na muling bumalik. So in part 2 from chapter 4 to 11, God warned Israel, if you don't return, you will be judged. Kaya mula po sa part 2, mula chapter 4 hanggang 11, binalaan po ng Diyos ang mga Israelita na kung hindi ka babalik, ikaw ay hahatulan. And in part 3, from chapter 12 and 14, God warned Israel again through the example in the Old Testament. At mula naman po sa ikatlong bahagi, mula chapter 12 hanggang 14, muling binalaan ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan po ng mga kwento sa Lumang Tipan. So God said, look at the Jacob, look at the Israel in the wilderness. Kaya sinasabi ng Diyos, tingnan mo si Jacob, tingnan mo si yung mga Israelita doon sa ilang. Whenever they betrayed God, they were judged. Na sa tuwing kanilang pinagtataksilan ang Diyos, sila ay hinahatulan. So in these two parts, God is warning to Israel through Hosea. Kaya nga sa mga dalawang bahaging ito, ang Diyos po talagang nagbibigay siya ng babala sa mga Israelita. But look at the chapter 11 and 14. Ngunit tignan po natin doon sa chapter 11 at 14. Even though God warned Israel and the plan to judge, God still showing us His love and God says He's waiting for Israel. Kaya bagaman yung Diyos ay binibigyan niya ng babala yung mga Israelita at hahatulan sila, yung Diyos ay naghihintay pa rin, ipinapakita niya yung kanyang dakilang pag-ibig na walang hanggan. So, even though God warned Israel and the plan to judge Israel, that purpose of that warning is to make the Israel return. Kaya kahit na yung Diyos na binibigyan niya ng babala at planong hatulan yung mga Israelita, pero yung pong plano, layunin ng mga bagay na ito ay para manumbalik yung mga Israelita sa Kanya. So we have to remember, if we forget the love of God, our Christian life will be the hypocrisy. Kaya dapat po nating tandaan na kapag nakalimutan natin yung umpong pag-ibig ng Diyos, yung ating buhay Kristiyano ay magiging pagkukunwari. At the time, at the age of Hosea, Israel people worship God, but they only kept the form of worshiping. Kaya noong mga panahon po ni Hoseas, yung mga Israelita po, talagang sila ay sumasamba sa Diyos. Gayunpaman, ang kanilang pinapanatili ay yung pong formal na pagsamba. But they didn't love God. Pero hindi po nila iniibig yung Diyos. That's why their worship was the hypocritical. Kaya nga po yung kanilang pagsamba ay pagkukunwari. They just kept the former worship without love. Kaya kanila lamang pong pinapanatili yung pong formal na pagsamba. So they used to visit the temple and worship, offer the sacrifice. Kaya nga, yun, kanilang kinaugalian na pupunta sa templo at nagbibigay ng mga handog. But they visit the temple without love and the mind. Ngunit sila ay nagtutungo sa templo nang walang kaisipan o kaya na may pag-ibig. And they worship the worst. They offer the worst sacrifice. At kanila rin pong inihahandog yung pinaka pangit po o pinakamasamang handog. And even though they said that they worship God, they also worship the idols. At bagaman kanilang sinasabi na sumasamba sila sa Diyos, gayunpaman sila rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, they were hypocrites. Kaya nga, sila ay talagang mapagkunwari. They pretend to worship God, but there is no love and there is no willingness. Kaya sila po ay nagkukunwaring sinasamba nila yung Diyos ngunit walang pag-ibig o kaya pagkukusa. They said they trust in God but they rely on the Egypt and Assyria more. Sinasabi nila na sila ay nagtitiwala sa Diyos. Gayunpaman, sila ay higit na nagtitiwala doon sa Ehipto at higit doon po sa Assyria. In our Christian life, if we lose the love of God,
we can be hypocrites. Sa ating buhay Kristiyano, kapag nawala sa atin yung pag-ibig ng Diyos, tayo ay magiging mapagkunwari. We attend the church. We offer the offering. We preach the gospel. But if God cannot see the our love, we are hypocrites. Kaya dumadalo tayo ng church, nagbibigay tayo ng offering, at ipinapangaral natin yung ebanghelyo, ngunit kung hindi natin iniibig yung Diyos, ito ay magiging pagkukunwari. So we should be very careful not to lose the love to God. Kaya dapat po tayong mag-ingat na hindi mawala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. From chapter 12 to 14, God showed the example in the Old Testament. Mula po chapter 12 hanggang 14, ipinakita po ng Diyos dito yung mga halimbawa sa lumang tipan. Let's look at the chapter 12. Tignan po natin sa chapter 12. Verse 2. Chapter 12, verse 2. Would you read? Ang Panginoon ay may paratang laban sa Juda at parurusahan ang Jacob ayon sa kanyang mga lakad at pagbabayarin siya ayon sa kanyang mga gawa. God will punish Jacob according to his ways. Ang Panginoon ay may paratang laban sa Juda at parurusahan. The next part, God will punish Jacob according to his way. Sabi po dito sa ikalawang sunod na parte, paparusahan ang Jacob ayon sa kanyang mga lakad. Yes, Jacob told a lie. Kaya si Jacob dito po ay nagsinungaling. Instead of trusting in God, he tried to be blessed by his own way. Sa halip na umasa sa Diyos, siya po ay nagnais na magkaroon ng pagpapala sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. That's why in his life, he was deceived by others. Kaya nga sa kanyang buhay, siya po ay talagang dinaya ng mga tao. And let's look at the chapter 13. At tignan po natin sa chapter 13. The verse 5 and 6. 13 verse 5 at 6. Would you read? Ako ang kumikilala sa iyo sa ilang sa lupain ng tagtuyot. Ayon sa kanilang pastulan, sila ay nabusog at ang kanilang puso ay nagmamalaki, kaya't kinalimutan nila ako. Yes. After Exodus, Israel people, when they stayed in the wilderness, they didn't rely on God fully. Kaya pagkatapos po ng Exodo, yung mga Israelita, nung sila'y nanatili sa ilang, sila po ay hindi labis na umasa sa Diyos. The verse 6 says, therefore they forgot me. Kaya nga sabi sa verse 6, at kaya't kinalimutan nila ako. So, even in the wilderness, Israel people, when they didn't rely on God, they were judged. Kaya nga, maging doon po sa ilang, nung yung mga Israelita ay hindi umasa sa Diyos, sila ay hinatulan. And verse 10. Sa verse 10 po. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nasaan ngayon ang iyong hari upang mailigtas kanya sa lahat ng iyong mga lunsod? Nasaan ang iyong mga hukom na sa kanila'y sinabi mo, bigyan mo ako ng hari at mga pinuno? The Israel people asked the God to give them the king. Kaya yung mga Israelita ay humiling po sa Diyos na sila ay bigyan ng hari. Give me a king and the princess. Sabi, bigyan mo ako ng hari at mga pinuno. God was the king of Israel. Yung Diyos, siya mismo yung hari ng mga Israelita. But when the Israel people look around the other countries, they have their own king, physical king. Ngunit nung yung mga Israelita ay tumingin sa kanilang ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila, ay nakikita nila na mayroong physical na hari. So they ask God to give the king to Israel. Kaya nga sila ay humiling sa Diyos na bigyan sila ng hari. It means, God, you are not our king. We need another king. Kaya ibig sabihin nito, Diyos, hindi ikaw ang aming hari. Kinakailangan namin ng iba pang hari. That's why God assigned Saul as the first king of Israel. Kaya nga ibinigay ng Diyos si Saul bilang pinakaunang hari ng Israel. But through the Saul, the Israel was the suffering so much. Ngunit sa pamagitan ni Saul, yung mga Israelita po ay nagdusa ng labis. So, the God showed the many examples in the Old Testament. Kaya nga po yung Diyos ay talagang nagpakita ng napakaraming mga halimbawa sa pamamagitan ng lumang tipan. Whenever Israel betrayed God and didn't rely on God, they were cursed and they lost great loss. Nasa tuwing yung mga Israelita ay pinagtataksilan nila yung Diyos at hindi sila nagtitiwala sa Kanya, sila po ay nagkakaroon ng napakaraming mga kawalan. But more amazing thing is, still God is loving them. Ngunit yung higit na mas nakakamanghang bagay dito,
yung Diyos ay iniibig pa rin sila. So through the life of Hosea, God showed that he loves Israel even though they betrayed God. Kaya nga sa pamamagitan ng buhay ni Hosea, ipinapakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig na bagaman na iniibig niya pa rin sila bagaman sila pinagtaksilan nila ang Diyos. So there are so many examples about God's great love. Kaya napakarami pong mga halimbawa ng patungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. The Adam and Eve, when they even though they committed a sin, God made the tunics of skin. Kaya si Adan at si Eva, nang sila po ay nakagawa ng kasalanan, inihanda ng Diyos sa kanila yung kasuotang balat. Even though the Israel people complained a lot and worship idols in the wilderness after Exodus, God always guide them through the pillar of the cloud and fire until they entered the land of Canaan. Na yung mga Israelita, bagaman sila ay parating nagrereklamo sa Diyos doon sa ilang, yung Diyos pa rin ay sila'y binigyan ng mga haliging ulap para sila po ay makapasok hanggang doon sa Canaan. David committed adultery and murder. Kaya si David, siya ay nakagawa ng pagpaslang at ng pangangalo niya. But God gave him the second chance. Pero binigyan siya ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Peter, Apostle Peter, denied Jesus 3 times. Si Apostol Pedro po, kanyang ipinagkanulo si Jesus ng 3 ulit. But Jesus visited him again after he was raised up. Ngunit siya po ay binisita pa rin ni Jesus pagkatapos na siya ay muling buhayin. And Jesus asked him, "Do you love me more than anyone else?" Kaya nga tinanong siya ni Jesus, "Iniibig mo ba ako higit sa anumang bagay?" So, even though we make so many mistakes and sometimes stumble and we betrayed God in our life, God still loves us. Kaya kahit na tayo po ay nakagawa ng napakaraming pagkakamali, bumabagsak, at ating pinagtataksalin ang Diyos, iniibig pa rin niya tayo. So, in order for us to return, sometimes God prepared the thorn and whorl. Kaya para tayo ay makabalik, minsan po ay inihahanda ng Diyos sa atin yung mga tinik at mga pader. Let's look at chapter 2. Tingnan po natin sa chapter 2. Verse 6 and 7. 6 at 7 po, Hosea chapter 2, verse 6 to 7. Let's read together, 3, 2, 1. Kaya't narito, babakuran ko ang kanyang daan ng mga tinik, at ako'y gagawa ng pader laban sa kanya upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila'y hindi niya aabutan. At sila'y hahanapin niya, ngunit sila'y hindi niya matatagpuan. Kung magkagayo'y sasabihin niya, ako'y hahayo at babalik sa aking unang asawa sapagkat mas mabuti ang kalagayan ko noon kaysa ngayon. So, I'll hatch up your ways with thorns and whir her in. Kaya nga sabi, babakuran ko ang kanyang daan ng mga tinik at ako'y gagawa ng pader laban sa kanya. Why God prepared the thorns and whir? Kaya bakit po ba naghanda yung Diyos ng tinik at mga bakuran? First reason is to save people. Kaya unang dahilan ay para iligtas yung mga tao. Without suffering, we don't seek God. Sapagkat kung walang pagdurusa, hindi natin hahanapin yung Diyos. That's why God gave us the suffering in order to find the true salvation. Kaya nga ibinigay sa atin ng Diyos yung mga pagdurusa para mahanap yung tunay na kaligtasan. Please bookmark here and let's look at the Isaiah chapter 38 verse 1. Tignan po, lagyan po natin ng tanda dito, tapos dako tayo sa Isaiah chapter 38, verse 1. 38, verse 1. Here is the King Hezekiah. 38, verse 1 po. Nandito po si Haring Hezekiah. He was sick and near to death. Siya po ay mayroong sakit at malapit ng mamatay. The verse 1, would you read? Nang mga araw na iyon, nagkasakit si Hezekiah at halos mamamatay na siya. At si Isaiah na propeta na anak ni Amos ay pumunta sa kanya at nagsabi sa kanya, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay." God said, "You shall die and not live." Sabi ng Diyos sa kanya, "Sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay." At that time, he prayed to God with all his heart. Nang mga panahong ito, siya po ay talagang nanalangin sa Diyos ng kanyang buong puso. So verse 2, "Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord."
Nang magkagayoy, ibinaleng ni Hezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Please remember me. Please help me. Please save me. Pakiusap, alalahanin mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Then God gave him the 15 years more. Kaya nga, dinagdagan pa po ng Diyos yung kanyang buhay ng 15 years pa. Then he realized the verse 17. At kanyang naunawaan yung nandito po sa verse 17. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagawasak sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. The reason why God gave us the great bitterness is to give us the peace. Kaya yung dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos yung napakalaking kapaitan sapagkat nais ibigay ng Diyos sa atin yung napakadakilang kapayapaan. So whenever we study the Bible, we can see that so many people find truth and Jesus, meet Jesus when they were in the suffering. Kaya makikita po natin dito sa Biblia na napakaraming mga karakter dito na kanilang natatagpuan yung katotohanan at si Jesus sa kasagsagan ng kanilang pagdurusa. Blind the and beggar, Bartimeo, the wanted to meet Jesus because of the suffering in his life. Kaya yung bulag po na pulubi na si Bartimeo, ninais niya po talaga na makakatagpo si Jesus dahil sa kanyang pagdurusa sa kanyang buhay. Zacchaeus was very shocked. At si Zacchaeus naman po ay talagang pandak. That was his complex. Kaya yun po yung kanyang problema. But because of that, he met Jesus and he followed Jesus. Ngunit dahil dito, kanyang nakatagpo si Jesus at kanyang sinundan si Jesus. Even in our life, when we have the suffering, we wanted to get salvation. Kaya maging sa ating buhay, kapag tayo ay nagkakaroon ng pagdurusa, doon natin hinahanap yung kaligtasan. So the reason why God gave the suffering to people is to guide them to get salvation. Kaya yung dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos yung mga pagdurusa sa mga tao, sapagkat nais niyang patnubayan sila sa kaligtasan. So when the people go to the wrong way, God prepared the thorn and worse to make them turn around to find the true salvation. Kaya nga po, yung Diyos, inihanda niya po yung bakuran at mga tinik sapagkat mula doon, yung mga tao ay liliko at babalik para matagpuan yung kaligtasan. Even after we get salvation, God prepared the thorn and worse sometimes in order to chase us. Ngunit minsan, maging pagkatapos nating maligtas, minsan ay inihahanda rin po ng Diyos yung bakuran at tinik para tayo po ay paluin at baguhin. Let's look at Numbers chapter 33 verse 55. Tignan po natin sa mga bilang, Numbers, sa mga bilang po, chapter 33. Chapter 33. Verse 55 po. The background is when the Israel people start to conquer the land of Canaan, God surely command them to destroy all the tribes of Canaan. Kaya dito yung background po, nung yung mga Israelita ay pasimulan po nilang sakupin yung pong Canaan, iniutos ng Diyos sa kanila na wasakin po yung lahat ng mga lipi doon po sa Canaan. If you don't destroy all the inhabitants in the land of Canaan, they'll make your mind turn away from God. Kaya sinabi na kung hindi ninyo wawasaking lubos ang lahat ng mga naninirahan sa lupain ng Canaan, gagawin nilang ang iyong buhay ay tatalikod sa Diyos. The verse 55, would you read? Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan sa lupain sa harapan ninyo, ay magiging parang mga puwing sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga ititira ninyo sa kanila at kanilang guguluhin kayo sa lupaing paninirahan ninyo. So, there will be irritants in your eyes and the thorns in your sides. Kaya sabi dito, kayo, ito'y magiging mga puwing sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran. When I did join the military service, as a soldier, we used to work sometimes the 40 kilometer or 20 kilometer. Kaya nung ako po ay nakibahagi doon sa military service, kami po ay madalas na to, naglalakad mga 30 or 40 kilometers. So we work and work. Kaya kami
Kaya kami po ay nagtatrabaho na nagtatrabaho. Sometimes 2 days or sometimes 3 days, we work. Kaya minsan po dalawang araw, tatlong araw, kami po ay naglalakad ng naglalakad. At the time, if we have the small piece of stone or even the sand in our shoes, it's really hurt. Kaya ng mga panahong iyon, kapag mayroon pong napakaliit kahit na maliit lang po na bato doon sa aming sapatos, talagang napakasakit nito. In the beginning, it's just nothing. Kaya sa pasimula, parang wala lang. But when you work 10 kilometer, 20 kilometer, it hurts a lot. Pero pagkatapos namin maglakad ng 10 kilometro, 20 kilometro, ito ay grabe na yung sakit. So from the beginning, we have to remove it. Kaya nga sa simula pa lamang ay dapat nang tanggalin ito. But if we ignore it, it becomes the thorns in our foot. Ngunit kapag ito ay ating isasantabi lang, ito ay magiging tinik doon sa ating paa. Just like this, God says, if you allow these kind of people in your life, they'll be the irritants in your eyes and the thorns in your sides. Kaya nga sinasabi ng Diyos, kung papahintulutan ninyo yung mga taong ito sa inyong buhay, sabi ng Diyos, sila ay magiging puwing sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran. In our church, sometimes Satan prepared the thorns. Kaya sa ating iglesia, minsan po ay inihahanda ni Satanas yung pong mga tinik. At the time, we have to remove it immediately. At sa mga oras po na iyon, ay kinakailangan natin itong tanggalin kaagad. For example, if the sexual immoral sin enters in the church, we have to remove it immediately. Isang halimbawa po, kunwari yung sexual na immoralidad ay pumasok sa loob ng iglesia, ay kinakailangan natin itong tanggalin kaagad. When the wrong doctrine enters in the church, we have to immediately remove it. Kapag yung maling doktrina ay pumasok sa loob ng iglesia, kinakailangan natin itong tanggalin kaagad. Otherwise, it gets bigger and bigger and becomes the really big thorns in the church. Kasi kung hindi, ito ay lalaki ng lalaki at magiging malaking tinik ito sa loob ng iglesia. And in our life, if we betrayed God, God prepared the way to pierce our life. That's the chastening. Kaya sa ating buhay, kung ating pagtataksilan ang Diyos, yung Diyos po ay maghahanda ng tinik. Ito po ay pagpapalo para sa atin. So let's look at the 1 Corinthians chapter 11. Tignan po natin sa 1 Corinto chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 30. Verse 30 po. In Corinthian church, some brethren committed sexual immoral sin and the many sins. Kaya sa iglesia po ng Corinto, may ilang mga kapatiran po ang nakagawa ng pangalunya at ng mga maraming pangkasalanan. That's why they were disciplined by God. Kaya nga sila po ay dinisiplina ng Diyos. So, Apostle Paul said, "For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep." Many sleep means many people died. God healed them. Sabi po ni Apostle Pablo, dahil dito, marami sa inyo ang may hina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Ibig sabihin nung natutulog ay namatay na. Sila po ay pinatay ng Diyos. That's the thorns God prepared for as a purpose of the discipline. Kaya ito po yung tinik na inihanda ng Diyos na ang layunin nito ay para sa disiplina. But here is another reason why God gave us the thorns and were. Pero ito pa po yung isang dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos sa atin yung pong mga tinik at mga bakuran. Sometimes God gives us these thorns for training. Minsan ay binibigay ng Diyos sa atin yung mga tinik na ito para tayo sanayin. The Apostle Paul also has the thorns in his life. Ganun din po si Apostle Pablo ay meron din pong tinik sa kanyang laman o sa kanyang buhay. He has the eye problem. Siya po ay merong problema sa kanyang mata. He mentioned that sickness is his thorns. Kaya kanyang binanggit na yung karamdamang iyon ay yung kanyang tinik. Let's look at the 2 Corinthians. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto. 2 Corinthians chapter 12. Chapter 12. Ikalawang Korinto po, chapter 12. Chapter 12, verse 7 and 8. Verse 7 at 8 po. Would you read? Verse 7 at 8, lalo na dahil sa kabilisahan ng mga pahayag, kahit upang ako'y huwag magmayabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas
upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Tatlong ulit akong nananalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. So he says, a thorn in the flesh was given to me. Kaya kanyang sinabi, binigyan ako ng isang tinik sa laman. So he prayed, please remove these thorns. Kaya nga siya'y nananalangin na pakiusap, tanggalin mo ang tinik na ito. But God says, it's your blessing. It's my blessing. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, yan ay aking pagpapala. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. My grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. So God said, these thorns is my grace. Kaya nga sinasabi ng Diyos na ang tinik na ito ay aking biyaya. Why? Bakit po? Apostle Paul received so many visions and the word of God. Kaya ganito po, si Apostol Pablo, siya po ay nakatanggap ng napakaraming mga pangitain at ng salita ng Diyos. And he realized so many things, deep plans of God. At kanyang naunawaan yung maraming bagay, maging yung mga malalalim na plano ng Diyos. So because of this, if he become the arrogant, he cannot be used by God again. At dahil dito, kung siya po ay magiging arrogante, ay hindi na siya muling magagamit pa ng Diyos. So God wanted to use him continuously. So for that, he should be humble. Kaya nga, nais pa rin siyang gamitin ng Diyos para mangyari ito, siya ay dapat maging mapagpakumbaba. So in order to make him the humble to the end, God allowed the thorns in his body. Para gawin siyang maging mapagpakumbaba hanggang sa huli, ipinahintulot ng Diyos sa kanya yung tinik sa kanyang katawan. That's why God says, my strength is made perfect in the weakness. Kaya ang sinasabi ng Diyos, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Apostle Paul, when you are weak, you rely on me more. That's why you can be the stronger. Kaya nga, Apostle Pablo, kapag ikaw ay mahina, ikaw ay higit na nagtitiwala sa akin. At mula rito, ikaw ay higit na mas nagiging malakas. Without the thorns and the sickness, you will not rely on me this much. That's why you need the thorns. Thorn is your grace. Kasi kung wala yung tinik at pagsakit na ito, ay hindi ka magtitiwala sa akin. Kaya kinakailangan mo ng tinik na ito sapagkat ito'y biyaya sa iyo. So, sometimes God gives us the suffering to train us. Kaya minsan tayo binibigyan ng Diyos ng mga pagdurusa para tayo ay sanayin. The fisherman delivered the fish. Kaya dito, meron pong isang mangingisdang tao yung nag-deliver ng isda. When he delivered the fish, all fish died because it's long distance. Nung kanya pong inihatid yung po mga isda, lahat ng mga isda po ay namatay sapagkat ito ay napakahabang biyahe. But his co-worker, when he delivered, they are all alive. Ngunit yung kanya naman pong kasamahan, nung ito naman yung nagatid, lahat naman ay nabuhay. So he asked, what's the secret? Kaya tinanong siya, ano ba yung sikreto? Then he said, among all the fish, he put the one big fish. Kaya yung sikreto dito, mula doon sa maraming mga isda, siya ay naglagay ng malaking isda. Then this fish tried to eat other fishes. Kaya lahat, itong malaking isda ito, sinisikap niya na kainin yung ibang mga isda. Because of this big fish, all other small fishes really moved so actively. Kaya dahil po sa malaking isda na ito, yung lahat ng mga isda na maliliit ay talagang aktibong mga nagsisipaggalaw. That's why until he delivered, they are still alive. Kaya nga hanggang sa siya po, ang mga ito ay ma-deliver niya, ay buhay pa rin. So, this big fish looks like danger. Kaya ito pong malaking isdang ito ay mukhang isang panganib. But through this big fish, this danger, God made they were alive. Kaya bagaman sa pamagitan po ng malaking isda na ito, bagaman mukhang itong panganib, ginawa ng Diyos na yung mga isda ay buhay pa rin. So through the many sufferings, God trained us. Kaya sa pamagitan ng napakaraming mga pagdurusa,
ay sinasanay tayo ng Diyos. So look at the life of Job. Kaya tignan po natin yung buhay ni Job. His 10 children died in one single day. Yung kanyang 10 mga anak ay namatay sa loob lamang ng isang araw. In that day, he lost all his wealth. At sa araw ding iyon, lahat ng kanyang mga kayamanan ay nawala. And he became sick. At siya rin ay nagkasakit. And his wife cursed God and blamed Job. At yung kanyang asawa, talagang kanyang sinusumpa ang Diyos at sinisisi si Job. But through these thorns and suffering, his faith became so strong. Ngunit sa pamagitan ng mga tinik na ito at mga pagdurusa, yung kanyang pananampalataya ay higit na naging malakas. So his faith before this suffering is totally different from the faith after this suffering. Kaya yung kanyang pananampalataya bago yung pagdurusang ito ay ibang-iba sa pananampalataya pagkatapos ng pagdurusa. So we have to learn, even though no matter what envelopment and suffering we face on, we have to believe there must be God's will. Kaya dapat tayong matuto na sa anumang kapaligiran tayo naroon, anumang pagdurusa yung dumarating sa atin, dapat nating tandaan na mayroong layunin o kalooban yung Diyos doon. Because all the reasons comes from God's love. Sapagkat lahat ng mga dahilan nito ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. In order to save us, and even for chastening, the is based on the God's love. Because God wants, if God doesn't chasten us, we cannot repent. Then we cannot be used by God again. Kaya noon ay para tayo ay ligtas at maging ngayon na para tayo ay talagang paluin. Kasi kung hindi niya tayo mapapalo, ay hindi tayo makakapanumbalik at tayo hindi magagamit ng muli. So God chastens us because God loves us. Kaya tayo ay pinapalo o dinidisiplina ng Diyos sapagkat iniibig niya tayo. So, all reasons of the thorns, giving the thorns, came from God's love. Kaya nga po, lahat ng mga dahilan ng pagkakaroon ng tinik ay nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos. That's why we have to learn. All the embellishment must have the God's will. Kaya dapat tayong nating matutunan na lahat ng kapaligiran na ito na nangyayari ay mula ito sa pag-ibig ng Diyos. In the Holocaust, the Corrie ten Boom, the one woman, Corrie ten Boom, the Jewish woman, was put in the prison camp. Kaya sa Holocaust po, yung isang babae na isang Hudyo, yung pangalan niya... Let's say Corrie. Pangalan niya po ay Corrie. Siya po ay inilagay po dito. She was put in the prison with her sister, Desti. Kaya siya po ay inilagay sa bilangguan kasama yung kanyang kapatid na Desti. Si Desti. And when they enter the prison camp, that is so smelly and dirty and very small. Kaya nung pagkapasok nila doon po sa prison camp, dito po ay merong napaka bahong amoy, napaka rumi, at merong nakakasulasok na usok. And the bed was full of the bad bugs. Kaya at yung pong mga higaan ay punong-puno ng surot. Do you know bad bugs? One day I was bitten by bad bugs. Kaya isang noon po ay kinagat ako ng surot. It was so painful. Kaya napakasakit po. In the midnight, I woke up because it's so itching and the painful. Kaya sa kinagabihan po, ako ay nagising sapagkat ito po ay napakakate at talagang napakasakit. So I searched the bed, then I found many bed bugs. Kaya tinignan ko po ito doon at nakita ko merong napakaraming surut. When I pressed kill, the blood comes out. Kaya nung aking tiniris, lumabas yung dugo. It's so itching and painful. Kaya talagang napakakati nito at napakasakit. But it's very few bad bugs. Pero yun po ay kakaunti lamang po na surut. But at the time, in the prison camp, it was full of bad bugs. Pero nung panahong ito, doon sa prison camp, ito po ay merong napakarami o punong-puno ng surut. So they always bite and they were itching and painful. Kaya lagi silang kinakagat at talagang napakakati at masakit para sa kanila. So Corrie
complained. Kaya nga si Cory po ay nagreklamo. How can he survive in this environment? Kaya paano tayo maliligtas mula sa kapaligirang ito? I cannot thankful to God. Hindi ako maaring maging magpagpasalamat sa Diyos. But her sister says, God told us we have to be thankful in any situation. Ngunit sinabi ng Diyos sa atin na sa lahat na pagkakataon ay kailangan nating maging mapagpasalamat sa Diyos. So they start to pray about thanksgiving. Kaya nagsimula silang manalangin patungkol sa pasasalamat. They were so thankful, they prayed, they were so thankful because they are still alive. Sila ay nagpapasalamat sapagkat sila ay buhay pa rin. And they were so thankful because they can share the gospel with others. Na sila ay nagpapasalamat pa rin sapagkat may pagkakataon silang ibahagi yung ebanghelyo sa iba. And they were so thankful because they can trust in God. At sila ay nagpapasalamat sapagkat nagagawa pa rin nilang magtiwala sa Diyos. But her sister, Corey's sister, the bestie, prayed even to give the thanksgiving about bad works. Ngunit yung kanyang kapatid po, na yung kapatid ni Cory na si Desti, siya po ay nagpasalamat din maging doon sa pagkakaroon ng surot. She prayed, thank you for giving us the bad birds. Kaya maraming salamat po na binigyan niyo po kami ng mga surot. So Cory said, it's too much. Kaya sabi ni Cory, grabe naman yan. How can you be thankful about bad birds? Paano ka nagiging mapagpasalamat maging diyan sa surot? It's too much. Grabe na yan. I cannot be thankful about it. Hindi ko na magagawang maging mapagpasalamat patungkol diyan. But her sister, the explain, even though we don't understand, there must be the God's plan and God's will to give us these bad works. Kaya nga, ipinaliwanag nung kanyang kapatid na kahit hindi natin ito maunawaan, marahil ay mayroong plano at kalooban yung Diyos, bakit niya ibinigay yung mga surot na ito? This is the embellishment for God to allow us this time. Kaya ito yung kapaligiran na ipinahintulot ng Diyos sa atin sa panahong ito. So, even though she was not willing, she prayed and offered the thanksgiving with her sister. Kaya kahit na hindi po siya, wala siyang pagnanais, gayon pa man, siya po ay nanalangin pa rin ng pasasalamat para doon sa bagay po na ito. The something strange happened. Ngunit kakaibang bagay po yung nangyari. Even though they shared the Bible and preached the gospel to other prisoners, the other Jewish people, the observer or the German soldiers didn't bother them. They didn't even enter in that room. Kaya nga po, yung isang bagay na nangyari, na bagaman kanilang ibinabahagi yung ebanghelyo sa mga kapwa nila Hudyo, yung pong mga bantay doon na German, ay hindi po sila ginugulo, maging pumasok man doon sa kwarto nila. After long time later, is it right? Pagkatapos po ng mahabang panahon, after a long time, they realized that the German soldiers didn't want to enter because of the bad works. Naunawaan nila na, kaya hindi pala pumupunta yung mga bantay na German sapagkat ayaw nilang kagatin sila noong surot. So, even though we don't understand, if we can give the thanksgiving to the Lord because there must be God's will. Kaya kahit hindi natin ito nauunawaan, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos sapagkat meron at meron talagang kalooban yung Diyos doon. So, even though there is the thorns and worm, God prepared them because God loves us. Kaya kahit na meron pong tinik at bakuran, inihanda ng Diyos ito sapagkat iniibig niya tayo. And let's go back to Hosea chapter 4. At balik po tayo sa Hosea chapter 4. Hosea chapter 4 verse 6. Here's verse 6 another lesson. Ito, nandito po yung isa pa pong aral, verse 6. Verse 6, would you read? Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautosan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. If we have the lack of knowledge, we'll be destroyed. Kaya kapag tayo po ay merong
kakulangan sa kaalaman, tayo po ay mawawasak. The verse, Hosea chapter 4, verse 14, the last part, therefore, people who do not understand will be trampled. Kaya nga sabi dito sa dulong parte ng verse 14, at ang bayang walang pangunawa ay mawawasak. So why people are going to hell? Kaya bakit po yung mga tao ay napupunta sa impyerno? It's because they don't know the way to get salvation. Sapagkat hindi nila alam yung daan patungong sa langit. They don't know what Jesus has done for them. Sapagkat hindi nila alam kung ano yung ginawa ni Jesus para sa kanila. So because of the lack of the knowledge, they will be destroyed. Kaya nga, dahil sa kakulangan ng kaalaman, sila ay nawasak. Why give us the intelligence? Kaya bakit po tayo binigyan ng katalinuhan? Because God wants us to know God's word and His will. Sapagkat nais ng Diyos na malaman natin yung salitaan ng Diyos at yung kalooban niya. That's why God gave us the Bible. Kaya ibinigay ng Diyos sa atin yung Biblia. So we can read and study and we can find His will. Para mabasa natin ito, mapag-aralan at mahanap yung kanyang kalooban. And if we have a problem, we can read the Bible and find the answer. At kapag tayo may problema, maaari natin basahin yung Biblia at mahanap yung kasagutan. One man by the gazette. Kaya yung isang tao po, siya ay bumili ng gadget. And there is the error. At mayroong error. When you start, there is the sign error. At nung kadilang simulan buksan ito, ay mayroong sign dito nakalagay na error. Error code is 00 number 2. At yung error code nito ay 00 at number 2. He doesn't know what that means. Kaya hindi niya alam kung ano yung kahulugan nito. At the time, what shall he do? Kaya nang mga panahong ito, ano yung dapat niyang gawin? He have to look at the manual. Kinakailangan niyang tignan yung manual. Oh, what's the meaning? Ano ba yung kahulugan nito? When you find the error 00 number 2, that's the lack of the battery. Kaya nung tinignan niya yung error na 00 number 2, doon niya nalaman na yun pala ay kulang sa baterya. With the manual, he can find the solution. Kaya sa pamagitan ng manual, ay makikita yung solusyon. So God doesn't make us like a empty can. Kaya tayo po ay hindi ginawa ng Diyos na parang walang laman na lata. We can think with our intelligence. Maaari tayong mag-isip gamit yung ating kaisipan o pagkatalinuhan. When we read the Bible, we can find the answers. Kung ating babasahin yung Biblia, doon natin malalaman yung kasagutan. That's why nobody can excuse because they didn't know they couldn't find the way to get salvation. Kaya nga walang sino man yung maaring magdahilan na hindi nila mahanap yung paraan para magkaroon ng kaligtasan. If they were interested, if they seek the truth, of course they can find the truth. Siyempre, kung talagang sila interesado at hinahanap nila yung katotohanan, siyempre, mahanap nila yung katotohanan. At the time, Israel people, if they study the Bible well, they find they will be destroyed because of their sins. Nang panahong ito, nung yung mga Israelita, kung kanila lamang pinag-aralan yung Biblia, doon nila matatagpuan na sila ay hahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan. But Israel people reject the knowledge. That's why God said, I also will reject you from being priest for me. Kaya ngunit yung mga Israelita, kanilang itinakwil yung kaalaman. Kaya sinabi po ng Diyos, itinatakwil din kita bilang aking pari. If we lack of knowledge, we will die. Kaya tayo, kapag tayo ay nagkukulang sa kaalaman, tayo ay mamamatay. For example, in Korea, it's really true story. Kaya isang halimbawa po sa Korea, ito ay tunay po na kwento. The old nanay, the lola, cooked a pancake and all of them died. Kaya yung isang lola po, siya ay nagluto ng pancake, pero lahat po sila sa kanila ay namatay. The reason is, they need the more flour. Kaya yung dahilan po nito, kinakailangan kasi nila ng higit pang harina. So the lola said to another lola, go to the storage and bring the flour. Kaya sinabi nung lola sa isa pang lola, magpunta ka doon sa imbakan at kumuha ka pa ng karagdagang harina. But this lola couldn't read letter. Pero yung lola na ito, hindi niya nakayang basahin yung mga letra. So she just looked at and here's the white powder. So she brought it. Kaya tumingin lang siya, tapos may nakita siya doon na puting pulbos at dinala niya.
But that was the poison. Pero yun po ay lason. So they mixed with the poison with other the mixture. And cook. Kaya nga po kanyang inihalo ito sa iba pang mga sangkap at niluto. And they ate all and died. At kanilang kinain ito lahat at sila lahat ay namatay. Because of the lack of knowledge, they died. Kaya dahil sa kakulangan ng kaalaman, sila ay namatay. This is the mercury. Kaya ito po ay isang mercury. Mercury. The in the ancient time in China, some emperors, some kings believe that through this mercury, they can live forever. Kaya sa sinaunang panahon po sa China, yung may ilang mga hari po o mga emperor na naniniwala na sa pamagitan daw ng mercury na ito, ay sila'y mabubuhay magpakailanman. So they ate. Kaya nga kanilang kinain. But actually, this is a poison. Pero sa katunayan, ito po ay isang lason. That's why they were addicted and died. Kaya nga po sila po ay talagang namatay. But then, until they died, they didn't know that was the poison. Ngunit hanggang sa sila po ay mamatay, hindi po nila alam na ito po ay isang lason. So, these days, many people are going to hell because they don't know if they don't get salvation, they go to hell. Kaya sa panahon natin, maraming mga tao rin po ang napupunta sa impyerno kung hindi po nila alam na kinakailangan pala nilang magkaroon ng kaligtasan. They don't know the only the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ is the only way to get salvation. Na hindi nila alam na tanging yung dugo ng Panginoong Hesukristo ang paraan para magkaroon ng kaligtasan. They don't know that the acceptance prayer and the healing and miracle and the doing good deed is not the salvation. Hindi nila alam na yung acceptance prayer, panalangin ng pagtanggap, yung mga pagpapagaling at iba pang mga bagay ay hindi paraan ng kaligtasan. That's why they die. Kaya nga sila po ay namatay. Even in our Christian life, many people depart from the church because they don't know the importance of the church. Kaya maging sa ating buhay Kristiyano, marami pong mga Kristiyano ang umaalis sa iglesia sapagkat hindi nila alam kung ano yung kahalagahan ng iglesia. They boldly commit a sin because they don't know the result of the sin. Kaya sila po ay matapang na gumagawa ng kasalanan sapagkat hindi nila alam kung ano yung resulta ng kasalanan. They don't read the Bible because they don't know the importance of the Bible. Hindi nila binabasa yung Biblia sapagkat hindi nila alam yung kahalagahan ng Biblia. Because of the lack of knowledge, their Christian life is dying. Kaya dahil sa kakulangan ng kaalaman, yung kanilang buhay Kristiyano ay tila namamatay. But if we really know the Bible, our Christian life is not like this. Ngunit kung alam na alam natin yung Biblia, yung ating buhay Kristiyano po ay hindi magiging tulad nito. We will invest all our life for evangelizing people. Kundi talagang ibubuhos natin yung ating buong buhay para sa pag-evangelize ng mga tao. The Apostle Paul went to the third heaven. The third heaven, that is the heaven we will go. Kaya si Apostol Pablo po, siya po ay nagtungo dun sa ikatlong langit. Ito po yung langit kung saan tayo ay mapupunta. So he saw the reward he will receive. At talagang nakita niya yung gantimpala na kanyang matatanggap. And he saw the eternal place he will stay. At nakita niya yung walang hanggang lugar kung saan siya mananatili. Then probably his life was totally different before and after visiting the heaven. Kaya marahil yung kanyang buhay po ay talagang napakalaki ng pagkakaiba bago siya magtungo sa langit at pagkatapos. He could sacrifice everything because he really know what what is the eternal reward to receive. Kaya nagawa niya pong isakripisyo ang lahat sapagkat alam na alam niya kung ano yung gantimpala na kanyang matatanggap. So, if we the more we know, the more we can live for God. Kaya kung gaanong higit yung ating nalalaman, gaanon din po tayo higit na makakapamuhay para sa Diyos. And another lesson, Hosea chapter 5, verse 12. At isa pa pong aral sa Hosea po, chapter 5, verse 12. Chapter 5, verse 12, God judged Ephraim like a moth. Kaya sa chapter 5, verse 12 po, hinatulan po ng Diyos ang Ephraim na tulad po ng bukbok. But later, even though they were disciplined by like a moth, they didn't repent. Then God disciplined them like a lion.
Kaya dito, bagaman sila po ay dinisiplina, hinatulan ng Diyos na tulad po sa bukbok, ay hindi pa rin po sila nanumbalik. Kaya sila po ay dinisiplina naman ng Diyos ng tulad sa leon. Verse 14, basahin po, would you read? Sapagkat ako'y magiging parang leon sa Ephraim at parang isang batang leon sa sambahayan ni Judah. Ako mismo ang pipilas at aalis. Ako'y tatangay at walang magliligtas. So, God didn't discipline Israel like a lion from the beginning. Kaya yung Diyos, hindi niya po dinisiplina yung Israel sa pasimula na tulad sa leon. He disciplined Israel like a moth from the in the beginning. Kundi kanyang dinisiplina po yung Israel na tulad sa bukbok sa pasimula. Because the reason to chasten, the discipline Israel is not to kill them. Kasi yung pong layunin para disiplinahin yung mga Israelita ay hindi para sila ipatayin. God discipline little things. Because God really desire Israel to return to God through this little discipline. Kaya nidisiplina sila ng Diyos gamit yung maliliit na bagay na ito. Kasi nais ng Diyos na sila ay manumbalik sa Kanya gamit yung pong maliliit na bagay na ito. But if they don't repent, God's discipline, the size of discipline is getting bigger and bigger like a lion. Ngunit kung hindi sila magsisisi, yung pong disiplina ng Diyos ay lalaki ng lalaki na tulad po sa leon. So, we have to be careful in our Christian life also. Kaya sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan po nating maging maingat. When God disciplines us like a moth, we have to repent immediately. Kaya kung tayo po ay didisiplinahin ng Diyos ng tulad sa bukbok, kinakailangan nating magsisik kaagad. Otherwise, God will come like a lion. Kasi kung hindi, yung Diyos ay darating na tulad sa leon. And let's look at the Hosea chapter 7, verse 8. Kaya isa pa po, tingnan natin sa Hosea chapter 7, verse 8. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Ephraim ay nakisalamuhas sa mga bansa. Ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binaligtad. So, here is the cake unturned. Kaya dito po ay mayroong isang tinapay na hindi binaligtad. So here is a pancake. Kaya dito po ay mayroong pancake. And this part is cooked. At sa parting ito ay talagang lutong-luto na. But he doesn't turn. Ngunit hindi niya po ito binaligtad. So this part is still flour. Kaya yung parting ito ay harina pa rin. It's difficult to eat. At mahirap kainin. So it means Israel people, this part was acceptable, but the other part, they still worshiping idols and committing sins. Ibig sabihin po, yung parting ito ay katanggap-tanggap, kaya maayos dito. Pero bandang kabila naman, sila pa rin ay gumagawa ng kasalanan sa pamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. They said they worship God and believe in God, but the other side, they still worship idols and still rely on the Assyria or Egypt. Kaya dito sinasabi nila na sila'y sumasamba sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, ngunit sa kabilang banda naman, sila pa rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala sa Ehipto at sa Assyria. That's why God said, you are like a cake unturned. I cannot accept your any offering or any life. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila, kayo ay tulad sa mga tinapay na hindi binaligtad. Hindi ko kayang tanggapin yung ang inyong mga handog o buhay. So, the separating from the sin and unclean thing is clearly and surely God's will. Kaya nga po yung paghihiwalay sa mga maruruming bagay at sa kasamaan ay siguradong ito ay kalooban ng Diyos. Let's look at Isaiah chapter 52. Kaya tignan po natin sa Isaiah chapter 52. Verse 11. Verse 11, Isaiah chapter 52 po. Verse 11. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y humayo, kayo'y humayo. Kayo umalis doon, huwag kayong humipo ng maruming bagay. Kayo'y lumabas sa gitna niya, kayo magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidla ng Panginoon. Last part, you who bears the vessels of the Lord. Kayong dulong parte po, kayong nagdadala ng mga sisidla ng Panginoon. So only priest can bear the instrument of the Lord. Kaya tanging yung mga pare lamang po ang maaring magdala noong mga sisidlan ng Panginoon. When our position is higher or more important,
we have more responsibility. Kapag yung ating pong posisyon ay higit na mas mataas, yung pong responsibilidad natin ay mas malaki. When we look at the sacrifice of the Israel people, depend on their position, the sacrifice was different. Kaya kung titignan po natin yung mga Israelita, depende po sa kanilang posisyon, yung kanila rin pong sakripisyo ay magkakaiba. When their position is higher or more important, God required the more, the bigger and the more important the sacrifice. Kaya kapag yung pong kanilang posisyon ay higit na mas mataas, hinihingi po ng Diyos sa kanila yung higit na mas malaking sakripisyo. It means the size of sin is different. The weight of sin is different depending on their position. Kaya yung pong bigat noong pong kasalanan ay nakadepende alinsunod sa kanilang posisyon. So, even though that is the same sin, when the brothers commit a sin, and when leaders commit a sin, and when the pastor commit that same sin, the weight of sin is totally different. Kaya bagaman yung pong kasalanan ay magaan lang o pare-pareho, ngunit kapag yung pong brother ay nakagawa ng kasalanan, o kaya naman yung leader ang nakagawa ng kasalanan, o kaya naman yung pastor ang nakagawa ng kasalanan, yung bigat ng kasalanan po ay magkakaiba. One brother hurt other brethren's heart. Kaya isang brother, siya po ay nakasakit ng nararamdaman ng isang kapatid. It's a sin. Kaya yun ay kasalanan. But when the pastor hurt others, it's bigger sin. Ngunit kapag yung pastor ang nakasakit sa iba, yun ay higit na mas malaking kasalanan. When the brother, one brother, commit a sexual immoral sin, it's really big sin. Kaya kapag yung isang brother ay nakagawa ng sexual na immoralidad, yun ay talagang malaking kasalanan. But if the pastor commit the same sin, that is, we cannot compare the size of that sin with other members' sin. Ngunit kapag yung pastor naman yung nakagawa ng ganong uri ng kasalanan, ay talagang napakalaking kasalanan ito at hindi natin pwedeng ihambing ito sa kasalanan ginawa ng ibang kapatid. When we have the more important position, the size of the weight of sin is getting bigger and bigger. Kaya kapag meron po tayong mas importanteng posisyon, yung pong bigat ng kasalanan ay mas malaki o pabigat ng mas pabigat. That's why God expects more holiness. Kaya nga yung Diyos ay higit pa pong umaasa o nang higit pang kabanalan. So verse 11, depart, depart. Go out from there, touch no unclean things. Kaya sinabi po sa verse 11, kayo'y humayo, kayo'y humayo, kayo'y umalis doon, huwag kayong humipo ng maruming bagay. Let's look at the Revelation chapter 18. Tignan po natin sa Apocalypse chapter 18. Revelation chapter 18 verse 4. Chapter 18 po, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makibahagi sa kanyang mga salot. Come out of her, my people, lest you share in her sin and lest you receive of her plagues. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. So, we should be careful not to be like on the cake unturned. Kaya nga po, kinakailangan po nating maging maingat na hindi tayo maging tulad po sa tinapay na hindi binaligtad. We cannot worship both ways, God and the idol or the world. Kaya hindi po tayo maaring sumamba ng sa dalawang panig na sa Diyos at sa mga Diyos-Diyosan o kaya sa sanlibutan. So the let's look at the Hosea. Let's go back to Hosea chapter 14, another lesson. Balik po tayo sa Hosea po chapter 14, isa pa pong aral. Chapter Hosea, 14 is the Hosea last chapter. Hoseas po pala, chapter 14. Ang chapter 14 po ang huling kapitulo. Chapter 14, verse 3.
Chapter 14, verse 3 ng Aklat ng Hoseas. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi kami ililigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo, hindi na kami magsasabi sa gawa ng aming mga kamay, aming Diyos. Sa iyo'y nakatagpo ng awa ang ulila. We have to say like this. Kinakailangan po nating magsalita ng tulad nito. Assyria shall not save us. We will not ride on the horses, nor will we say any more to the work of our hands. You are our gods. Kaya ganito po dapat din yung ating sabihin, hindi kami ililigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo, hindi na kami magsasabi sa gawa ng aming mga kamay, aming Diyos. Instead of God, we must not rely on anything. Kaya bukod po sa Diyos, ay hindi dapat tayo masa sa anuman. But if we rely on God, the Bible says the last part in verse 3, for in you the fatherless finds mercy. Kaya kapag tayo magagawa nating magtiwala sa Diyos, sa verse 3, dulong bahagi, sa iyo'y nakakatagpo ng awa ang ulila. What's the mercy the fatherless man finds? Kaya ano po yung natatagpo ang awa nung taong ulila? Even though he has everything, if he is fatherless, he needs a father. Kaya kahit meron siya ng lahat ng mga bagay, ngunit wala po siyang ama, o siya ay ulila, kinakailangan niya ng ama. So, before we got salvation, we were like fatherless. Kaya bago po tayo maligtas, tayo po ay tulad sa ulila. God is not our father. God was not our father. At nung panahong iyon, yung Diyos ay hindi pa natin ama. So, the orphan is lonely. Kaya nga po yung ulila ay talagang malungkot. We were lonely. Kaya tayo ay malungkot. And orphan has to solve all his problem alone. Kaya yung pong ulila, sinusubukan niyang lutasin ang lahat niyang problema ng mag-isa. But when we get salvation, God becomes our father. Ngunit pagkatapos nating maligtas, ang Diyos ay ating naging ama. And we are not alone. At hindi na tayo nag-iisa. Even though we don't have the physical father or mother, we are not alone because God is with us and God is our Father. Kaya kahit na wala po tayong physical na ama at ina, ay hindi na po tayo nalulungkot at nag-iisa sapagkat yung Diyos na yung ating naging ama. So when we rely on God, it's like the fatherless finds a mercy. Kaya kapag tayo po ay magtitiwala sa Diyos, ito po ay tulad sa isang ulila na nakatagpo ng awa. When we rely on God as a father, God helps us. Kaya kung pong tayo magtitiwala sa Diyos, bilang ama, kanya po tayo yung kanyang tutulungan. So unsaved people are all spiritual orphan. Kaya nga po, lahat po ng mga hindi ligtas na tao ay mga spiritual na ulila. But when we get salvation, we have our spiritual father. Ngunit nang tayo po ay maligtas, tayo po ay nagkaroon ng spiritual na ama. We are not alone. At hindi na po tayo nag-iisa. God always with us and helps us. Tayo po ay parating kasama ng Diyos at parating tinutulungan. Let's look at the Matthew chapter 6. Tignan po natin sa Mateo chapter 6. Verse 31 and 32. Mateo chapter 6, verse 31 at 32. 31 first, would you read? Kaya huwag kayo mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Jesus clearly says, do not worry what to eat, what to drink, what to wear. Kaya malino po na sinabi ni Jesus na huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin at isusuot. Because God is your Father. God already knows what you need. Kasi yung Diyos ay ang inyong Ama at alam na ng iyong Ama kung ano ang inyong kailangan. And our Father is Almighty God who can help us and who can support us everything. At ang Diyos ang ating ang makapangyarihang Ama na kaya niya tayong tulungan at susuportahan sa lahat ng ating bagay na kailangan. That's why God asked, why do you worry? Kaya nga tinatanong tayo ng Diyos, bakit ka nababalisa? The verse 32, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. All these things the Gentiles seek. Kaya, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Gentiles. And your Heavenly Father knows that you need all these things. At batid ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, your Heavenly Father
But Gentiles cannot call God their father. Kaya dito sabi Ama sa langit. Pero yung mga Gentile hindi nila maaring tawagin yung kanilang yung Diyos bilang Ama. So unsaved people are the spiritual orphan, kaya the fatherless. Kaya nga po yung mga taong hindi ligtas ay sila po ay yung mga espiritual na ulila. That's why they have to think what to eat, what to drink, what to wear. Kaya nga nila kinakailangan mag-isip kung ano yung kanilang kakainin, iinumin at isusuot. Because they are alone. Kasi nga sila ay mag-isa. But we have our spiritual father, our heavenly father. Ngunit tayo po ay meron ng espiritual na ama, yung ating ama sa langit. That's why Jesus said, why do you worry like a Gentile? Kaya nga sinabi ni Jesus, bakit kayo nag-aalala na tulad sa mga hintil? The many children played in the playground. Kaya maraming mga bata po yung naglalaro doon sa palaruan. We don't know who is fatherless and who has parents. Kaya hindi natin alam kung sino doon yung mayroong ama at yung may mga magulang. But in the lunchtime, we can see. Ngunit sa katanghalian, pagkakain na ng tanghalian, doon natin makikita. The orphan worried what to eat because he is alone. Kaya yung ulila, siya ay mag-alala kung ano yung kanyang kakainin sapagkat siya ay mag-isa. But the children who have the parents, they don't worry. Ngunit yung mga bata na mayroong magulang, hindi sila nag-aalala. They go back home and kick the door and says, Mom, gutom na ako. Kaya sila po ay babalik sa kanilang bahay, sisipain yung pintuan at Ma, gutom na ako. Mom already prepared lunch. Kaya yung nanay, naihanda niya na yung tanghalian. They don't worry. Hindi sila nag-aalala. So, if the Christian worry too much, God will be so curious. Kaya kapag yung isang Kristiyano ay labis na nag-aalala o nababalisa, yung Diyos po talaga ay magtataka. Why do you worry like a fatherless? Bakit ka nag-aalala o nababalisa na tulad sa walang ama o ulila? Are you saved? Do you really believe I'm your father? Ikaw ba talaga'y ligtas na at talagang naniniwala na ako ang iyong ama? Then why do you worry like a spiritual orphan? Ngunit bakit ka nag-aalala na tulad sa ulila? Sometimes we face on the many problems in the church and in our personal life. We have so many problems. Kaya minsan tayo po ay naharap sa ating sa mga problema sa loob ng iglesia at mga personal na pamumuhay. Maraming mga pagdurusa. But if we really believe God is our Father and we are the children of God, we don't need to be worried. Ngunit kung talagang tayo naniniwala na yung Diyos ay ang ating ama at tayo ay kanyang anak, hindi na natin kailangan mag-alala pa. So, today we study about the book of Hosea. Kaya ngayong araw po, pinag-aralan natin yung patungkol sa aklat ng Hoseas. Through the life of Hosea, God showed His endless and amazing love. Kaya sa pamagitan ng buhay ni Hoseas ay ipinakita niya yung kanyang kamangha-mangha at walang hanggang pag-ibig. Because of this great love, even though the Israel people committed so many sins, God revived the Israel again. Kaya kahit na dahil po sa pag-ibig na ito, kahit na yung mga Israelita ay nakakagawa ng napakaraming pagkakamali, kanyang pinapanumbalik yung mga Israelita. And because of this great love, even though we committed so many sins, God was waiting until we got salvation. Kaya dahil din po sa dakilang pag-ibig na ito, bagaman tayo nakagawa ng napakaraming mga kasalanan, tayo po ay iniintay ng Diyos. And because of this great love, even though our Christian life is not perfect now, and even though we are sometimes stumble and make many mistakes, God still encourages to start our Christian life again. Kaya dahil rin po sa dakilang pag-ibig na ito, na bagaman tayo ay parating bumabagsak at nakagawa ng napakaraming pagkakamali, ay hinihimok niya pa rin tayo ng Diyos na manumbalik at magsimula. So once we realize this great love, we want to pay back. Kaya mula nung ating pong naunawaan yung dakilang pag-ibig na ito, nais natin itong suklian. We are willing to sacrifice all our life for the Lord who gave us this great love. Kaya tayo po ay mayroong pagkukusang pagnanais na suklian yung pag-ibig na ito dahil sa dakilang pag-ibig na ating naunawaan. We are like a Gomer. Tayo po ay tulad kay Gomer. But like a Hosea, God still loves us. Ngunit tulad po ni Hoseas, iniibig pa rin tayo ng Diyos. That's why we have to deliver this great love to other unsaved people. Kaya kinakailangan nating
idalhin yung dakilang pag-ibig na ito sa mga taong hindi ligtas. We really believe that if other people realize this great love, they will be changing. Kaya tayo po ay labis na naniniwala na kapag naunawaan ng mga taong hindi ligtas yung dakilang pag-ibig na ito, sila'y mababago. Tama po ba? So as a person who received this great love, we have to sacrifice more for the Lord. Kaya bilang mga tao po na nakatanggap ng dakilang pag-ibig na ito, dapat din tayong magsakripisyo na higit pa para sa Panginoon. Let's pray together. Tayo lahat po'y manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for teaching us, showing us your great love through the book of Hosea. Ama naming Diyos na nasa langit na mahabagin, maraming salamat po sa pagpapakita mo ng iyong pag-ibig sa pamamagitan po ng buhay ni Hoseas. We want to give all the thanksgiving in any situation. Nais po naming ibigay yung pong pasasalamat sa lahat ng sitwasyon. And we want to pay back your great love. At nais po naming suklian ang iyong dakilang pag-ibig. And we want to deliver this great love to other people. At nais naming ibahagi yung pong dakilang pag-ibig na ito sa lahat ng mga tao. So please, make us more holy and use us for your glory. Kaya pakiusap, gawin mo po kaming higit na banal at kagamit-gamit para sa iyo. Thank you again. We pray in the name of Jesus Christ. Maraming salamat po na muli. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.